Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. And po, welcome ulit dito sa ating live update. And kasama naman natin yung isa sa mga nagtapos dito sa atin, sa courses natin sa ICSA. Kasi nga, di ba, may mga time talaga na sabay-sabay sila nagtatapos yan na pa isa-isa. So yan, sa mga kapo-FW natin, welcome dito sa ating live update sa ICSA Kuwait City Branch. And po, welcome natin yung ating isa sa mga graduates sa Computer Secretarial Course. Pwede po tayo magpakilala, ma'am, sa ating manonood. Hello everyone, I'm Michelle Balban. Ayun. Ma'am, ilang taon na tayo dito nagtatrabaho sa Kuwait? Anim na taon. Ano yung trabaho natin dito sa Kuwait po? Bilang housekeeping po sa isang hospital. Magaling na pala yung ano nyo, experience ninyo, no? So, ano yung ma'am nag-udyok sa inyo na ito, nakita nyo si ICSA? At paano nyo yung naisipan na mag-enroll dito sa ating computer secretarial course? Para gusto ko pa, matutunan yung mga skills ko sa computer po. Ayun. Kasi maganda talaga, no? Kasi ngayon, new normal na tayo. Kailangan talaga na marunong tayong gumamit ng computer kasi mostly ng mga trabaho ngayon is related sa computer. Yun. So, yan talaga, no? Kaya yung mga kabayan natin na kapo-FW is hindi talaga sila tumigil na ano, no, na mag-improve ng kanilang skills. Isa na yun doon si Ma'am Michelle. So, yan, ma'am. Kamusta naman yung pag-aaral natin dito sa computer secretarial? Naging madali ba? Kasi nga, syempre, nagtatrabaho tayo. At the same time, binabudget yung oras mag-aral. Sa una po, ma'am, nahirapan po talaga ako kasi nga po, ang trabaho ko night, tapos pagkatapos ko mag-duty, diretso ako dito mag-aaral, tapos parang naano ko sa oras po, pero continue lang kang matapos yung pag-aaral. Paano mo siya, ma'am, na-budget? Paano mo siya na-budget yung oras mo at same time yung pag-aaral? Kasi nga, grabe talaga yung self-discipline mo kasi nga, from work, diretso ka talaga sa pag-aaral. May iba kasi mga tinatamad na kasi magpapahinga na lang, matutulog. Paano mo siya na-budget yung oras mo? Sacrifice lang talaga, ma'am. At nakapasensya. Kasi nga, di ba, yung oras ko ng duty, 12 oras. Pagkatapos noon, 7, mga 7:15, punta na ako dito. Parang hilong-hilo ka pa na. Groggy ka. Puminsan po, makikita ko siya. So, groggy na siya, pumunta dito. Pero tuloy pa rin yung pangarap. Yes. So, kailangan, kung may gusto ka talaga, gagawin talaga ng paraan. Yun. So, eto sa pag-aaral niyo, ma'am, sa computer secretarial, alin dito yung na-challenge ka talaga? Sa ano po, sa MS Excel. Ganun po, parang na ano yung utak ko. Kasi actually, yung Microsoft Excel, yan talaga yung gamit sa opisina. Yeah. At saka, na-challenge ka talaga kasi syempre, doon nagagawa ka ng reports, inventory, numbers. Talaga yung nakikita mo doon, lahat. So, ayan ma'am. Eto ma'am, sino naging inspirasyon natin sa pag-aaral? Syempre po, yung mga anak po. Ayun. Ilan yung anak niyo, ma'am? Dalawa. Malalaki na sila? Sawa ng Diyos, malaki na. Ah, ilang taon na sila, ma'am? Yung panganay ko, mag-16 years old at yung pangalawa, magda-9. Ah, lalaki na pala nila. For sure, nanood yan sila sa inyo. Kasi, ano, no, kasi mama nyo, di ba, proud na proud for sure sila kasi nga, na-budget mo yung oras mo na habang nagtatrabaho, at the same time, walang tigil ka na ma-improve yung sarili mo. Kahit mahirap po. Yun. Sigos at syaga lang po talaga. Yan ang kailangan talaga sa mga kapo-FW natin. Kasi minsan sinasabi nila, ay, paano ko ba yan pagkasyain yung oras ko kasi nagtatrabaho ako dito sa abroad, yung budget ko pa sa pag-aaral. So, kung pursigido talaga kayo na mag-improve ng inyong sarili at saka skills, kasi once na-improve niya yung sarili niyo at saka skills, yun na naman magdarating opportunity. Yes. Kasi kapag darating opportunity, hindi ka prepared, sasabihin mo lang, ay, sana pala nag-aaral na dati ako, ay, sana pala marunong na ako ganito, sana pala nakapag-apply na ako sa ganitong trabaho. So, yun, kailangan lang talaga ng pursigido, sakripisyo, kasama na doon. Yes. Kasi wala namang madali, di ba? Dapat kailangan mo talagang paghirapan. Hindi lang yan na hihintay ka lang tapos darating lang sa'yo. So, kailangan mo talang gumalaw at saka gumawa ng paraan para mabot yung gusto man, kung ano yung gusto mo, pangarap. Yes, okay, so yan ma'am, sa mga pa-FW natin, nakatulad mo rin, nagtatrabaho dito sa Kuwait or even sa iba't ibang bansa, ano yung magiging mensahe mo sa kanila? Sa lahat po ng mga kababayan ko dito sa Kuwait, huwag po kayo mawala ng pag-asa sa pag-abot ng yung mga pangarap.
makukuha niyo ang pangarap niyo sa pamamagitan ng pagtrabaho ng pagsipag ng trabaho, sakripisyo at dasal lang po talaga. 'Yun ang pinakaimportante. Yeah. Kailangan tiwala sa sarili, tiwala sa sarili tsaka tiwala rin sa Panginoon. Nag-guide niya tayo, gagayahin niya tayo kung ano man yung gusto natin na maabot sa buhay. So yan, yes, maraming salamat, ma'am, sa pag-share sa inyong ano no journey, yes, dito sa ICSA. Kasi nga nagpapasalamat din kami sa ICSA na nakikita yung mga estudyante natin na natatapos sa course kahit gaano man kahirap. Pero yun, proud talaga kami sa inyo. Kasi nakita niyo, kasi hindi ganun kadali actually yung pag-aaral at same time pagtatrabaho. So it takes great effort talaga, yes, na matapos yung course. Kaya hands up talaga kami sa mga kapatid of the OFW na nakakatapos at hindi tumigil na mag-improve ng sarili. So yan, for more details kung paano ba maging isa katulad ni Michelle, yes, sa pag-aaral natin dito sa Computer Secretarial Course, mag-message naman dito sa ating comment box below o di kaya sa ating WhatsApp number +965-9930-2850. Di kaya bisita kayo dito sa amin. Dito kami located sa Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. So yan, maraming salamat and we will do more live sa ating mga estudyante magtapos dito sa ating mga courses sa ICSA. So see you next time sa ating more live updates. Bye po!